kanyang anak, September 1965, si John Regala o John Paul Guido Boucher-Cherer. May lahi raw kasing German at French ang kanyang mga magulang. Nasa dugo ang pag-aartista, uniko iho ng mga dating artista na sina Ruby Regala at Mel Francisco. Matulungin siya. Kahit mawala na siya ng sentimo, ibibigay niya. Yun lang, wag mong apihin ang sino man sa pamilya niya o kaya siya, talagang makikipaglaban siya ng patayan. Dahil kinailangan daw magtrabaho noon ang kanyang ina sa Visayas, naiwan sa Quezon si John. Sa murang edad, nakaranas daw siya ng pangmamaltrato o pang-aapi ng kanyang mga kamag-anak. Masalimuot ang aking pagkabata. No? Hindi ako lumaki sa aking ina, hindi ko nagisnan ang aking ama, iniwan ako sa malayong kamag-anak. Sa maagang stage ng aking buhay, nakipaglaban ako sa mundo. Yung kamag-anak naman namin, hindi ako tinuring na mabuti na kamag-anak, kaya nakaranas tayo ng ganoon, pangapi. Hampasin ka ng dos por dos na may pako sa dulo. Sa loob ng 3 taon, 2 kapagkain lang na natitikman ko. Oatmeal at saka lugaw lang. Umaga, tanghali, gabi. Mas gusto pa nilang ipakain yung tira nilang pagkain sa pusa at sa aso kesa sa akin. Ang katabi ko matulog, aso. Galit ako sa mundo dati dahil lahat parang pinagkakaisahan ako. Naiingit ako pag nakakikita ko na yung buong pamilya ba. Matapos siyang kunin ang kanyang ina, nanirahan sila sa Marikina. At para makatulong sa gastusin nilang mag-ina, naging laking kalye si John. Naging madiskarte. Para may pambaon ako, hanggang alas 12, nagtakatakbuhis ako, tapos pasok na ako. Sir, yes sir! Pangarap daw talaga niyang maging sundalo, kaya pumasok bilang jungle fighter sa Mindanao. 2 years ako nag-training ng jungle fighter. Nung ipapadala na lang ako sa Mindanao, sabi ko wala pera dito. Sabi ko mamamatay ako, nag-awul ako. Hanggang naisipan niyang mag-extra sa mga pelikula. Mas gwapo naman ako dito. Ba't sila nasa TV? Wah, kaya ko rin sa TV. Sabi ko, susubukan ko. Apply ako sa eskolta. Andun ang lahat ng mga producer sa eskolta eh. Standby ako doon. Nakikiusap ako sa mga direktor. Kailangan nyo naman ng extra o lalabas. Subukin nyo naman ako. Anak po ako ni Ruby Regala. Ganun ako ka-confident sa sarili ko. Ganun ako ka-diretso. Noong 1980s, naging miyembro ng That's Entertainment. Okay lang sa akin yung tumanggap ako na mag-bida ko. Okay sa akin yun. Pero hindi lahat bida ko dahil malalaos ako dito. Ang hirap mag-vintage pag nasa pika na eh. Nasa kanya na raw ang lahat noon. Kasikatan, kayamanan. Ang dami kong pera noon, hindi ako nagbabangko eh. Nakasalansan ang pera ko sa cabinet. Mukhang kuba ako noon. Bakit ka mo? Ang bibigat ng alahas ko. Lahat yan, meron eh. Tapos ang pera ko, dito sa bulik, kakapal lagi. Nasangkot siya sa ilang mga issue. Kaya simula 2001, hindi na siya nabigyan ng kahit na anong proyekto. Doon na raw nagsimulang sumadsad ang kanyang showbiz career. Sabi ko, paano ako makakapaglagari ng maraming pelikula kung hindi ako ano nito? So, yun ang naging ano ko, yun ang drugs. Then nasabayan pa ng problema ko sa father ko. Lahat ng yon pinagsisisihan daw niya. Nagdesisyon na raw siyang magbalik loob sa Panginoon. Una, hindi ko matanggap. Ang hirap tanggapin. Hanggang sa na-realize ko na wala naman ako magagawa. Kahit anong paraan, kung hindi naman itutulot ng Diyos na mangyari, wala rin ako magagawa. So sabi ko, tanggapin ko na lang yung katotohanan na talagang ganito nangyayari, destiny ito. Hanggang naabot ko yung pinakasadsad ng buhay. Ultimo kamag-anak ko, bago ako pahiramin ng 100 piso, mura muna ang inaabot ko. Insulto. Sabi ko samantalang nung meron ako, kung tumulong ako sa mga kamag-anak ko, ganun-ganun na lang. Sa ngayon, abala raw ang aktor sa kanyang environmental project. Ilang negosyo at advokasya para sa mga magsasaka ng Nueva Ecija. Ang advokasya ko doon ay tulungan ng magsasaka kasi walang pumapansin sa mga magsasaka. Gusto pa rin daw niyang makabalik ng showbiz at sana raw magsilbing leksyon para sa ilan ang kanyang mga maling nagawa at bisyo. Tumatanaw ako ng utang na loob sa pagkakaligtas mo sa buhay ko. Sa tunay na buhay, nasa atin ang pagpapasya.
kung gusto ba nating maging bida o kontrabida. Life story ko, chapter by chapter. Hindi isang buong ano, ganun. Itong chapter ng buhay ko ngayon, this is the last chapter of John Regal's life. Pagkatapos itong chapter na ito, isasarado ko na yung libro.